Okay, so guys, ang next topic natin ngayon is yung ABC rule. Ito yung unang-unang dapat matutunan ng mga bago nating member. Habang hindi pa sila marunong mag-present ng negosyo, dapat marunong sila mag-ABC rule, dapat marunong sila magpakilala ng mga uplines natin, mga crosslines, sa mga dala nila. Ito kasi yung unang-unang role na dapat skills na dapat matutunan ng mga bago natin para talagang kumita sila ng mas mabilis habang bago sila. Okay? Ano ba ibig sabihin ng ABC? A stands for advisor. B stands for bridge. C stands for client. Acronym yan, guys. Sino-sino ba yung mga advisor? Okay? Sila yung mga upline natin. Yung mga love lines, downlines or business partner, yung clear book mo, yung mga cheque-cheque dyan, yung about sa company, yeah, yung BCD, like pag pinapanood natin yung extra-extra, yung testimonial na upline din, at kung sino-sino pang mga distributor. Yung office, ABC role din yan, advice. Okay? Ang advisor, yan yung mga nagbibigay ng advice sa mga bagong client or prospect, sila rin yung nagpapaliwanag, nagpresent ng negosyo sa mga bago. Okay? Yung bridge, yan, ikaw yan. Ikaw yung bridge. Ang may pinaka big part dito na sa negosyong to, ikaw. Kasi maraming tao, maraming distributor, hindi nila alam yung papel nila as bridge. Tandaan nyo guys, ang success natin sa DXN, 90% sa iyong manggagaling, 10% lang sa upline mo. Okay? Yung si client, yan yung dala mo. Yan yung dinala mo. Dapat guys, marunong ka magpakilala ng A sa C. Kasi maraming nagdi-DX and hindi sila marunong ng ganun. Kasi kahit anong galing ng upline mo, kaya kahit anong laki ng kinikita ng upline mo, kung mali naman yung pagpapakilala mo, mahirapan yung upline mo or yung advisor. So ito yung mga wrong ways, yung mga maling paraan ng pagpapakilala ng A sa C. For example, number one, yung maliit yung A, maliit B, maliit yung C. Ano ibig sabihin niyan? Kunyari, nakilala mo si Upline Dennis. Jordan. Ako yung client, kunyari, Jordan, ito nga pala si Upline Dennis. Siya yung nag-invite sa akin sa DXN. Ganun lang. Kumbaga, papansin mo sa ginawa ko, kung pag-introduce sa kanya, simple lang. Parehas lang. Nag-invite. Walang kung ano man na pag-titi-up dun sa A. Mali. Kasi casual lang yung pagpapakilala ko. Ito naman. Yung pangalawang mali, kasi karamihan ng mga bridge o kaya ng mga bagong distributor, ito naman yung nagiging mali. Kasi ang mali dyan yung nagpapasikat sa upline. Kasi syempre, since bago siya, gusto niya magpasikat sa upline. Guys, pag ikaw bago ka or nag-member ka na sa DXN, huwag ka na magpasikat. Automatic sikat ka agad sa mga upline mo. Okay? Ito naman yung nagiging mali kasi tinitiyap naman nila yung prospect nila. Ayan, no? A, B, O, C. Malaki yung C. Nakataas yung C. For example, attorney yung dala niya. Apply mo. High school graduate. For example, ganito. Nilapit mo. Apply. Ay, Dennis, ito nga pala yung prospect ko. Grabe to. Lawyer to. Ang laki ng kinikita nito. 10 kotse nito. 5 ang bahay nito. Apply. Ay, attorney. Ito nga pala si Upline Dennis, siya yung high school graduate ng DXN. Wala lang. Di ba? Sa tingin mo, pag nag-share yung A, may kinig kaya yung C? Malamang hindi, kasi natiap ko yung C. Dapat ang ititiap natin yung A. Mamaya babalikan natin yan kung paano tayo magtitiap ng mas maganda. Okay? Yung pangatlong mali naman, maliit yung A, malaki naman yung B, maliit yung C. Ang tiniap niya yung B. For example, ganito, Upline Dennis, grabe, dami kong dalaw, 10 oh. Sabi ko sa iyo, Upline, yayaman ka sa akin eh. Eh, tiniap mo yung sarili mo. Diba? Alam mo na palang magaling ka eh. Huwag mo na ipakilala doon sa A mo. Kung ang gagawin mo lang, iti-down mo yung A at tiniap mo yung sarili mo. At huwag na huwag mong gagawin yan sa mga crossline. Naka po, nakakahiya. Tama? Ang importante, pag nagpapakilala ka, lagi ang sikat yung A. Huwag yung B o kaya yung C. Okay? Ito yung right. Yan. Ito yung right way.
always tiyak yung advisor, malaki yung A, malaki yung maliit yung B, maliit yung C. For example, balik tayo dun sa scenario ng attorney. Di ba? Attorney siya, di ba? Attorney, high school graduate yung A mo. Ganito pa lang. Malayo pa lang. Kunyari, papasok pa lang yung office, nakita mo agad si Apple, malayo pa lang, ititiyak mo na agad, kaya gagamitin mo dyan yung clear book mo. Sabihin mo, ganito. Attorney, grabe. Swerte natin. Tama sa kamas maganda, ganito. Huwag mo nang lagyan pala ng label. Kunyari, attorney siya, engineer siya. Huwag mo nang lagyan ng attorney, engineer. Pakilala mo siya, formal, palitan mo lang yung engineer o attorney ng mister. O yung miss. Kaya, Mr. Key, Mr. Larin, Mr. Villarosa, di ba? Mr. Cruz, palitan mo lang. Yan, formal pa rin, para pag pinakilala mo siya, naka-formal pa rin kayo. Tama? Huwag mo lalagyan ng label. Okay? Yan ang ganito. Yan, ay, Mr. Cruz, grabe. Makita nyo, andyan yung advisor na, yung upline ko na swerte natin. High school graduate lang yan, ha? Pero kumikita yan ng 6 figures a month, meaning 100,000 pataas. Tama, yan yung tumutulong sa akin sa business na to na pwede rin tumulong sa inyo. Teka lang ha, gagawin mo ganito. Teka lang ha, titignan ko muna kung busy. Teka lang po, approach ko muna siya. Ngayon ang gawin mo, lapitan mo ngayon si upline. Tama, lapitan mo si upline. Pagkalapit mo, ask mo muna kung busy. Mamaya kasi pag busy, hinihila mo siya bigla. Mababastos naman sa iyo, mas maganda. Tingnan mo muna kung busy. Ngayon, pag hindi busy, sabihin mo, upline, busy ka ba? Sabi niya, hindi. Upline, baka pwedeng magpa-ABC sa'yo. Natiap na kita. Kasi, papasok ka lang, di ba? Natiap mo na. Natiap na kita. Ngayon, pwede mo sabihin kung ano ang background. Upline, lawyer to, pero open-minded naman. Tama? At saka natiap na kita, kaya bilib na sa'yo yan. Okay? Huwag na huwag kayong mahiyang mag-approach sa mga A. Tama? Kasi yung mga A na yan, yan yung magiging later on. Kapag na talaga, yan ang mga tutulong sa atin na later on. Pag humingi sa atin ng tulong, tutulong din tayo, syempre. Give and take ang labanan dito sa DXM. Walang mga sarili dito. Okay? Ganito. Ngayon, pag pumayag si A, di siya busy, wag mong ilalapit si A. Wag mo ilalapit si A. Mas maganda, balikan mo yung client mo, balikan mo yung client mo, hatakin mo siya, pupunta na tara. Ah, ganito, Mr. Cruz, na, punta tayo doon sa upline ko. Di siya busy, papakilala ko sa'yo. Ngayon, pagkalapit na pagkalapit, sa ganito sabihin mo, upline, this is Mr. Cruz. Mr. Cruz, this is Mr. Dennis Villarosa. Isa to sa mga successful na distributor dito sa DXN and earning 6-figure a month, siya yung tumutulong sa atin na pwede rin tumulong sa'yo. Okay, upline, konting pa-share naman. Sabihin mo ngayon, pag magbago siya mag-share, sabihin mo muna kung nabiwayom na, kung nabigyan na ba siya ng background about sa business, kung first-timer ba siya at hindi pa siya nakaka-attend dun sa seminar or kung member na. Kasi iba-iba yung sasabihin ng, iba kasi yung sasabihin ng agent. Merong proper na sasabihin para sa'yo. Kunyari, pag first-timer na, first-timer pa lang, sasabihin niya, makinig muna. Sabihin ng advisor. Pero pag nabiyem na, sasabihin niya, kailangan mag-member. Pag member na, sabihin niya, learn the business. O, ganyan ang sasabihin niyan. Yan ang mga expect mo na sabihin niyan. Kasi pag hindi mo sinabi to, kung ano yung alam na nung prospect mo, hindi alam ng advisor kung saan siya papasok. Nakuha nyo? Okay. So sabihin mo agad kung saan siya doon. Ngayon, pag nag-share si upline, makinig ka. Huwag na huwag kang aalis. Huwag na huwag kang aalis. Ito yung attitude mo ha. Huwag na huwag kang aalis. So pag nag-share siya, show sincerity na ikaw mismo, interesado ko dun sa sinasabi ng A. Huwag kang magte-text, huwag kang titingin kung saan-saan. Basta yung tingin mo, dun lang sa advisor. Tama? Para makita nung C na sincere ka sa sinasabi ng A. Kasi kung ang mangyayari, text na text ka, kung saan-saan ka lumilingon, di ba? Ginawa mo, kung umalis ka, inilayasan mo yung A, mismo yung client mo, hindi magbibigay ng sincerity para makinig dun sa A. Kasi hindi mo siya binigyan ng sincerity na makinig eh. Tama? Kaya ang suggest ko, pag nag-AC upline, yes ka lang, yes. Makinig ka lang. Pag nag-joke naman si upline, tumawa ka, maski 1,000 beses mo na napakinggan yun. Kasi, di ba, sa DXM, paulit-ulit lang naman ang negosyo natin. Sinasabi halos ng mga advisor, pare-parehas lang.
Yung nga lang, siyempre, pag hindi ka sumakay dun sa sinasabi ng advisor, ikaw din sisira ng negosyo mo. Tama? Mas maganda pag nagpatawa, tawa ka, maski pilit, ha! Tama? Importante, matawa yung client para at least magkaroon ng tinatawag na break the ice. Tama? Pag nakita niya, enjoy siya rito, ay sigurado, baka mag-member agad dyan. Okay? Kailangan, wag natin lalayasan. Pag nag-expense yung upline ng business opportunity, makinig tayo. Okay? Kunyari, sa seminar room naman, sa seminar room. Pag nasa seminar room, ang trabaho ng A is taga-palakpak, taga-yes, taga-sabi ng tama, taga-ayon. Tama? Dapat lagi kang maikinig. Kasi maraming nag-DXN o kaya maraming member ng DXN, pag nakita nila yung naka-schedule na speaker, ayaw nila, hindi nila atin. Guys, huwag mo sirain yung negosyo mo. Importante, pag sinabing speaker yan, iba dating yan, itiyak yung speaker. Tama? Meron talagang ganun. Sasabihin mo lang, naku, power to. Diba? Yung iba kasi yung ginagawa sa schedule, naku, huwag nating atinan yan, pangit dyan. Hindi ganun. Lahat ng speaker magaling. Yan ang itanim mo sa sarili mo. Bakit? Pag ikaw, tinanim mo sa sarili mo, lahat yung pangit. Kasi kung ang gagawin mo, mag-aabang ka ng magaling na speaker, tama? Eh kung dumating yung magaling na speaker, once a year, di once a year ka lang mag-i-invite. Tama? Hindi ganun. Dapat, ang gawin mo, lahat magaling. Bakit? Tinan mo ha, pag pumunta ka dun sa seminar room, sinabi mo magaling. Di ba? Sinabi mo agad, minindset mo agad dun sa C na magaling yung speaker. Eh pag nakita ng client mo, ay, hindi naman magaling. Pero kung ito kumita, ito yung magiging positive niya. Dapat tingnan niyo yung positive thinking. Ito, nakita ng client mo, hindi naman magaling. Pero mas magaling ako dyan. Kung ito nagawa niya, eh magagawa ko rin to. Di ba? Yan ang maaaring maging thinking ng client mo. Look at the positive side lagi. Eh kung ito naman, pinindset mo dun sa client mo na magaling, magaling, magaling speaker. Pag tingin niya, ikaw magaling ka mag-bridge. Yes, galing, galing. Tingin niya dun sa mga speaker, magagaling talaga. Tama? Nasa pagtitiyak yan, guys. Tama? Kahit anong liit pa ng checker ng tao, kahit nagsisimula pa lang yan, magaling ka mag-bridge. Tama? Kuha mo yan. Okay? Tsaka, guys, kunyari, nasa seminar ka, pag nagmaganda sinabi ng speaker, palakpak ka. Nagpatawa, tawa ka. Tama? Pag merong tanong, sagot ka. Importante, nagkakaroon ng tinatawag ng interaction. Diba? Tayo as bridge, tulungan natin yung speaker or advisor. Tama? Guys, sa DXN, teamwork to. Hindi kaya mag-isa to ng advisor mo. Tama? Ang pinakamalaking part para sa paglaki ng grupo mo, magaling ka mag-bridge. Okay? Dahil ako na nag-start ako dyan, ako magaling, lagi ko tinitiyap sa upline. At ang treatment ko sa upline ko, talagang master. Tama? Ang treatment ko sa upline ko, talagang, kumbaga alam nyo ba yung kung po? Diba? Yung teacher ng kung po? Kaya pag sinabi ng teacher, buhat, buhat, ganun ako. Kunyari, may kulang na, kunyari, nangingi sa akin na papag sa upline. Bibigyan ko yan para kausapin niya talaga yung client ko. Diba? Kunyari, walang upuan, hahanap ako ng upuan para makaupo yung si upline, pati yung advisor, yung client pala. Tama? Yun ang papel mo as advisor. Kumbaga, para kang kung fu student. Nai-gets niyo ba ako? Di ba? Pag sinabi, yes master, yes lang. Tama? Kumbaga, dyan, kumbaga humble lang yun. So, tandaan nyo guys, kung ano yung, kung sino yung nagpapakumbaba, siya yung tinataas. Okay ba yun? O, ngayon, pag busy naman si upline, nangyari na busy, ito na lang gawin mo. Na, may clear book ka diyan, pakita mo, ito yung kumikita, medyo busy si upline. Upline, kaway na lang. Tawagin mo na, kakaway naman yan eh. Pag kumawin, naku, grabe, di ba? Napaka-humble. Biruin mo, kumikita ng kalahating meeting, tapos kumakaway pa sa atin. Sa labas, suplado na yan. Tama. O, ngayon, at least, bago siya makaalis ng office or ng center, kailangan makakausap siya at least dalawang tao. Okay? Tapos, matuto kang mag-tour dun sa office. Itour mo kung saan yung counter. Itour mo yung mga produkto, pakilala mo. Pero, tanggalin mo sa isip sa kanya na huwag puro benta-benta ang DXN. Hindi ganun tayo. Tama? Ituro mo kung saan nakuha yung check eh. Ituro mo kung merong mga awards doon, yung mga travel incentive na picture. Di ba? Dapat marunong kang mag-tour sa office para feeling talaga niya, office mo talaga yun.